Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Nandito na naman ako guys, ipapakita ko sa inyo yung bago kong nabiling watch winder. Dati yung watch winder ko ano yun? Anim. Ngayon, yung bago kong nabili is apat na lang. Gusto ko sa yung maliit. Maliit siya. Ito yung watch winder na Orient Crown. Ito. Ito kasi yung Orient Crown, medyo may kamahalan lamang, no? Mahal siya pero sulit yung ano, quality, maganda. Ito yung price. $644 after discount. Kasi yung original price niya is $895. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ano yung kagandahan ng watch winder na to compare sa yung unang watch winder ko. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Today guys, isi-share ko lang yung watch winder na nabili ko hapon. Bagong watch winder, ibang brand. So, itong brand na to is Orient Crown. Mabigat. Orient Crown. So, medyo mahal to compare sa yung lumang ano ko watch winder. So, may mga magaganda kasi yung ano nila, yung quality, ibang quality at yung laman at saka yung ano nila, yung tinatawag nila yung functional ng watch winder. I-share ko, ipapakita ko sa iyo itong bagong watch winder. Kung ano yung kaibahan ng lumang watch winder ko. Kaya? Ito yung lumang watch winder ko, guys. Itong watch winder to, wala masyadong ano, yung adjustment. Wala siyang adjustment, no? Pero maganda din yan. Pero itong nabili kong bago, mas maganda to. Kasi marami siyang yung tinatawag na function. At saka itong watch winder nito bago is medyo may kamahalan compare sa yung lumang watch winder ko. So ito abot ng mga $895 more or less ₱30,000. ₱30,000. At saka may susi. Ito na guys, ha? Ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung watch winder. Orient Crown. Yung brand niya is Orient Crown. Maganda kasi nito, yung automatic mo na relo, pwede mo nang iiwan dito kahit mga ilang araw, ilang buwan. Basta naka-on lang to 24 hours. Kasi automatic to, mag-stop lang siya na mag-stop. Pag dating ng ano niya, yung naka-set up na time. May setup na to eh. Every 1 minute tatakbo siya. Then 6 minutes mag-i-stop siya. So every 6 minutes
pagka 7 minutes, tatakbo na naman siya 1 minute. Yun yung setup ng relo kasi. So, ganito din yung setup ng watch vendor. Medyo mabigat siya, mga ano, mga 1 kg yata ito. Tingnan niyo sa likod. Ito, itong watch vendor to may ano siya, may on, off, at saka may adjustment dito kung ano yung relo na ilalagay mo. I-adjust mo dito kung clockwise ba yung takbo niya or under clockwise or both. Clockwise or underclockwise. So lagay mo lang yung ano niya, yung setup. Ito yung setup niya. Kung anong gusto mong takbo ng relo. Pa wala, pa kanan or ano siya, both siya. Wala tapos kakanan siya ulit. Every 1 minute or every 6 minutes. Ito yung ano niya, ilaw. May ilaw to. Ang laman niya, ito. Ito malambot. Napalambot ng cushion niya. Malambot. Ito yung kaya ko nabili ito kasi nagustuhan ko yung ano niya, yung quality at saka yung setup ng ano niya, yung setup ng ano niya, yung tawag nito, takbo ng ano niya kasi may ano siya eh, may control siya eh. Ito yung control niya. Okay? Yung dating ano ko, watch vendor, is wala siyang control. Pag nag-on mo, i-on mo lang, tatakbo na siya. Siya na bahala. Kaya nakaset up na lahat yun. Ito, ikaw na magkocontrol kung anong takbo niya gusto mo. Right? At isa pa, ito maganda guys. Kasi, kunyari, na ano kayo, no? Na yung ano, nag-brown out. Okay. Pag nag-brown out, walang problema. Tatakbo pa rin to. Kahit ilang araw. Kahit ilang araw pa yung brown out, tatakbo yan. Kasi may battery ito, operated din. Battery operated din siya. Yan, makati. Battery operated. So, kung walang ilaw, lagyan mo lang battery, tatakbo naman siya. Continuous yung ano niya, operation niya, no, takbo niya. At dito may ano, ito yung ito niya, power niya. Ito yung power. Yeah. Right. Saksak mo lang. Ito. Gagana na yan. Tatakbo na yan siya. Ito guys.
yung gamit niya may susi siya, kung pwede mo iiwan, pwede mo siya iiwan, no? Kung alis ka, sarado mo lang para hindi maano ng mga bata sa bahay. Lock na siya. Ayan, hindi na magbukas. Para safe yung mga relo mo. Hindi maano ng mga bata. At ang kagandahan nito, kukunin mo yung relo sa loob. Pagbukas mo na yan, kaya naka-andar yan siya, no? Umaandar. Pagbukas mo, mag-i-stop to automatic. Ha? Papakita ko sa inyo paano yung takbo nito. Okay? Ayan. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung ano niya, takbo niya. Ito ah, i-on ko. Okay, takbo yan siya. May ilaw ito. Ito yung ilaw niya. May ilaw yan, LED. Ngayon, kung gusto mong kumuha, kukunin yung relo, buksan mo lang, mag-off yan siya. Ayan. Lagay ko to. Lagay mo. Pag sinara mo ulit, tatak mo ulit yan. Kaya ito yung kagandahan nito. Yung isang lumang ano ko, yung relo, yung automatic wender. Pag binuksan ko, hindi siya mag-off. Continuous lang yung takbo niya. Kasi nga, medyo mura lang. At yung function niya, hindi mo makukontrol. Ito, makukontrol mo yung function niya. Kung ano yung gustong takbo ng wender na to. Pakanan, pakaliwa, or kanan at kaliwa. Pwede siya. Buksan mo lang. Kukunin mo yung relo. Mag-off niya, automatic. Automatic na yan. At saka itong ano na to, itong watch winder na to, wala to siyang magnetism. So, safe na safe yung ano mo, relo. Kahit gaano kamahal yung relo mo, pag nakalagay dito sa watch winder na to, safe na safe kasi wala siyang magnetism. Hindi siya magmamagnet yung relo mo. Kasi yung magnetism kasi, may nakalagay dito, kasi dito anti-magnetic. Kasi yung magnetic kasi, paglagay mo yung relo mo sa watch window at saka may magnet, masisira yung relo mo. Mag-i-stop to. So, pag nag-stop to, mangyayari dyan is anuin mo yung ipapaservice mo na naman. Kung gagastos ka, mas magastos malaki. Mas maganda yung kung bibili ka na ng watch vendor, ito na yung dito ka na sa medyo mahal pero solid naman. Yung mga relo mo na tag mga Rolex, mga mamahalin, huwag kang bumili ng suggest lang to. Huwag kayong bumili ng ano, yung mga mumurahing watch winder, masisira yung relo nyo. Doon kayo sa may mga branded, may brand siya. May mga brand naman na hindi, may branded naman na watch winder na hindi naman masyadong mahal. Gagaya nito, hindi ito masyadong mahal. Pero safe yung relo mo. At yung quality, maganda. Maganda siya. Oh guys, paano? Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa bago kong watch window na ibinahagi ko sa inyo. At okay, mag-aala guys. Maraming watch window na mura at may quality din. So, yung
nabili ko is hindi naman siya sobrang mahal, and the middle lang. Yung price niya is almost 30,000 pesos. Kasi yung may ibang mga watch vendor na ibang brand na tag 60,000 pesos, medyo mahal na yun. O, hindi na ma-afford. Pero itong watch vendor na to, very safe sa mga rilo ninyong Rolex, Tag Heuer, Seiko. Kasi may protected siya ng anti-magnetic. So, kahit ilang buwan mo pa, iiwan mo yung rilo dyan sa watch vendor, at gagana din. Magagamit mo araw-araw. Palit-palit ka ng rilo na automatic. So, until na mag-a-adjust ka ng mag-a-adjust araw-araw, yan na lang gamitin mong bumili ka ng watch vendor para hindi ka na mag-a-adjust na mag-a-adjust. So, paano guys? Nandito na lang. Don't forget to like and subscribe na din para sa mga susunod na videos. Okay? See you guys. Bye-bye.